lumaban ka para manalo ka. Dahil kailanman ay hindi na nanalo ang mga sumusuko. Ganito tayo, tinuruan ng mundo. Na kailangan mong lumaban sa digmaan o sa kahit na ano paman para mapatunayan na wala kang kahinaan. Na lahat ng bagay ay kaya mong mapagtagumpayan. Ganito tayo, tinuruan ng mundo. Kaya naman, noong hindi sinasadyang mga landas natin ay nagtagpo, ay hindi rin ako nakaiwas na mapag-aralan ang paglaban. Hanggang sa dumating na nga tayo sa digmaan tungkol sa mga puso. Dito ay lumaban ako. Lumaban ako hanggang sa kaya ko. Lumaban ako kahit na sinasabi ng ilan na matatalo din naman ako. Lumaban ako hanggang sa dulo. Lumaban ako para sa akin. Para sa'yo. Para sa tayo. Hindi ako nag-atubiling sumugod sa digmaan dahil pinalakas ako ng pag-ibig mo. Hindi ko itinaas ang aking bandera bilang tanda ng pagsuko at kahit na paulit-ulit na masaktan ako, ay lumaban pa rin ako. Dahil alam ko, maipapanalo ko ito. Pero, teka, bakit ako lang yung lumalaban? Nasaan ka nga ba noong nagaganap ang digmaan? Bakit pagtingin ko sa aking paligid ay hindi kita matagpuan? Ano nang nangyari sa mga pangako mong binitawan? Pangakong dalawa tayong haharap sa digmaan. Tila yata lahat ng yun ay iyon ang nakalimutan. At dito ko naintindihan na ako na lang pala yung lumalaban. Nakakatawa dahil sa huling pagkakataon, tumaya ako sa'yo. Ngunit sa muling pagkakataon, binigo mo ako kaya ang aking tanong, mahal. Paano ako mananalo kung mag-isa na lang ako? Pero sige, hindi na kita tatanungin ng mga bakit at paano dahil kahit naman hindi sambitin ng mga labi mo, ay alam ko nang isasagot mo at minsan, hindi na natin kailangan ng ibang tao upang isarado ang pinto. Minsan, kailangan mong magdesisyong ikaw ang magsasarado nito dahil minsan, may mga taong papasok lang sa buhay mo para iwanan ka lang. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi ko nasusundin ang mundo. Sa pagkakataong ito, susuko na ako. Dahil kung may natutunan man ako sa mga nangyaring ito ay una, may mga bagay na dapat na ipinaglalaban pa. At pangalawa, may mga bagay na dapat na sinusukuan na. At minsan, hindi lang para sa mahihinang tao ang pagsuko. Para din ito sa mga malalakas na tao na kayang tanggapin ang katotohanan na kahit lumaban ka pa sa digmaan, ang pagkapanalo ay wala pa rin kasiguraduhan. Kaya naman, masasabi ko na noong nagdesisyon akong sumuko, ay mas naramdaman ko ang pagkapanalo. Mas naghilom ang sugat ng aking puso, mas umayos ang aking paghinga, mas nakakita ang aking mga mata, at mas naintindihan ko na minsan, ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang kapag meron kang binitawan. At ang tunay na pagkapanalo ay nasa pagsuko. Hello sa ating mga ka-safe zone! Grabe! Isang linggo na naman!
ang lumipas at grabe, 'di ba? Kaya naman nandito na naman tayo, tama ba? Grabe, nakaka-amaze Lord, no, sa ginagawa niya. Isang linggo na naman ang lumipas at grabe, parang bilis-bilis, no, parang kakaya. Pilot episode ng natin, tas na yun, di ba? Pangalawang episode na natin. So, welcome sa ating safe zone, ang inyong sweet, talaga naman, sweet, sweet, sweet Sunday tambayan kung saan feeling safe ka. Kamusta kayong lahat? Alam ko na miss ninyo ang gabi na ito, no? Pero meron pa kayong hinahanap. Ayan, alam ko naghahanap po yung kasama ko at makakasama ko tonight. Kaya naman hindi ko na patatagalin. I-welcome ko na ang ating co-host for tonight, Ate Hannah! Hello! Hello, Ate Hannah. Hi, guys! Hello, mga ka-Safe Zone. Grabe, it's a privilege po na makasama kayo ngayong gabi. I'm so excited and it's a privilege lalo na makasama sa isang screen ang Ate Jamey. Naman! Grabe naman yun. I'm flattered. Wow! Flattered. Yung ba yung pag-crush ka? Char. Oh. Ate Jamey, isa sa pinaka-excited ko din ngayong gabi ay ang ma-shoutout ang mga ka-Safe Zone natin. Kasi ngayon nasa 435 viewers na tayo. Hello! Sa lahat po nung nanonood, no, comment down below your location, yung inyong mga tanong, kasi mamaya po babasahin po namin yan. Di ba, Ate Jamey? Totoo yan, Ate Hannah. Pero maiba ako, Hannah, ha? Ano bang ano bang pinanghuhugutan mo doon sa poetry mo, sa spoken words mo? Alam niyo ba, mga kasidlo, siya yung nag-spoken words kanina. Diba? Napakahusay nitong Ate Hannah dito. So, anong hugot mo doon? Parang dami yung pinanghuhugutan sa akin. Grabe, wala lang po. Sinulat ko lang yun. Bakit nanalo sa pagsuko? Hindi kasi, Ate Jamey, in a nutshell, well, gusto mo yung in a nutshell. Okay. The last, 2017 ko pa po yan sinulat. And ang konsepto po ng tula na yan ay may isang babae na naniwala sa konsepto din ng mundo na sinasabi sa kanya na lahat ng bagay dapat niyang labanan, lahat ng digmaan, lahat ng war in life dapat niyang labanan. Kasi pag di niya nilabanan, loser siya. Oh. And so, dumating yung araw na hinarap na niya yung isa sa pinakamahirap na digmaan sa buhay at yun yung war of love. Ayan. So, pero sa war na yun, Ate Jamey, nung una, may kasama siya. Kasama niya yung taong nangako sa kanya na hindi siya iiwan. Kasama niya yung taong nangako sa kanya na hanggang dulo silang dalawa. Pero isang araw, yung babae, gumising siya at napansin niya na mag-isa na lang siya na lumalaban. Kasi Ate Jamey, ako naniniwala ko na yung mga digmaan, this is a war na dapat dalawa kayong lumalaban. At kapag mag-isa ka na lang, matatalo ka talaga. Aray ko, Beth. And dahil mag-isa na lang siya at hindi niya alam kung ba't mag-isa na lang siya, naghanap siya ng closure. But then she realized na hindi niya kailangan ng closure galing dun sa taong yun. Kailangan siya yung mag-decide ng closure for herself. And then later on, doon nga po sa dulo ng ating tula, no, narinig natin na nanalo sa pagsuko, na-realize niya na yung minsan, hindi totoo yung sinasabi ng mundo na kailangan mo labanan lahat ng laban. Minsan, mas mananalo ka kapag sumuko ka. And Ate Jamey, that girl that I was talking about was myself. I wrote that 2017, few months after my major breakup, I can say. And yung gabing yun, naaalala ko, hating gabi ko siya sinulat. And umiiyak ako, naaalala ko yung 22-year-old Hannah na nandun siya sa corner ng kanyang kama, umiiyak. And sinusulat niya yung tula na yun and nagpa-pray yung puso niya. And that night po, I remember na sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang umiyak, ayoko nang pagising ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, ayoko nang hindi ako nakafocus, ayoko na hindi ako nakakakain. Diba, ang daming birthday na yung hindi ko napuntahan dahil hindi ako okay. That night po, I decided na okay, sige. Ayoko na, tama na to. And through that, Ate Jamey, through that tula, wow, konyo ka, girl. Through that peace, Ate Jamey, no, ni-reveal lang sa akin ni Lord. Sabi niya, Hannah, if you want to stop everything, kung ayaw mo nang masaktan, then it's time for you to accept the fact
and then you let go and surrender. And dun to po nasulat talaga yung tula. Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda. Sobrang, alam mo, masarap balikan yung tula na yan. Ah. Kasi totoo. Yes. Merong freedom, no? Pag natuto tayong sumuko. Yes. Grabe naman yung hugot mo na yan. Salamat for creating that peace tonight. Yes, Ate Jamey. Pero bago mapasarap ang ating usapan, di ba? Dami na nating hugot. Ang dami na pong nanonood sa atin. Nasa 400 plus na tayo. Hello mga guys. So it's time for us, Ate Jamey. Siguro na batiin natin lahat sila. Ayan. Hello. Sa ating 430 viewers. Salamat sa pagpapay sa amin. Pero ito babatiin ko na ha. Ito, April. Hello, April. Ayan. Sige, sabihin niyo yung location niyo kung nasan din kayo. Okay, meron ka ba nababasa pagdan, Ate Hannah? With their Nandi- name. Sarah from Mandaluyong. Hello, taga Mandaluyong. Yes, and dyan din po Ate Jamey si Angge Fernandez from QZ. Hi, Angge! Wow, grabe naman. Ito naman si Jam from Caloocan. Hello! Wow! Caloocan! Hello, hello, hello. Nandito rin po si Kimberly. Shout out po from Rodriguez Rizal. Hello mga taga Rodriguez Rizal. Hello guys. Ito ha, matindi to, malayo-layo ito. Si Anyan, Ate Jamey. Vince Clark from Zambales. Grabe naman. Wow. Diba, hello, hello, hello po sa inyong hello lahat. Sa inyo. Stephanie andyan din po. Stephanie Pascual from San Mateo Rizal. Correct. Ito pa. Ito pa, layo na tayo ng palayo. Hello Polly Rose from Pangasinan. Wow! Grabe Ate Jamey, sobrang daming nanonood sa atin ngayong gabi at sa iba't ibang location. Ayan. Si Reyna din pala ha, from Batangas City, Mendoza Sara, Pampanga. Ito guys, okay ba kayo meron tayong taga-Japan? Gusto niyo yun? Wow! Arigato gozaimasu! Arigato gozaimasu! Kamusta, kamusta kayo? Mamaya marami pa tayong isa-shout out. Yes, Ate Jamey. Okay. Yes! Tama ka dyan, Ate Jamey. Yes! Nawala eh, no? Oh my God. Babalik na ako sa sarili ko. Ayan po, sa lahat po ng nanonood, sa ating 432 na nanonood, samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Huwag po kayong bibitaw. Okay, yes. Itong moment na po ito yung hindi po kayo dapat bumitaw muna. Dahil, Ate Jamey, ang dami nating surprises for them. And sa dulo ng ating live show ngayong gabi, meron tayong pa-prizes sa kanila. So, gusto nyo ba yun? Okay, yan, Hannah. Excited ako dyan. Kaya naman, tama ka dyan. Kaya mamaya, babalikan natin. Okay, ang lahat ng mga nag-comment, nag-shoutout sa ating comment box. Oh. Diba? Huwag kayong mag-alala, babalikan namin kayo. Yes! Hugot eh, no? Okay, mag-alala, babalikan namin kayo. Okay, pero alam mo ba, Hannah? Nag-post ako sa Instagram story ko, ha? Yes, nakita ko nga yan, Ate Jamey. Ang dami nagre-reply at nag-reply ng kanilang mga katanungan tungkol sa pain, heartbreak, Ooh. And meron ding moving on. Exciting. Kaya naman, Ate Hannah, sagutin natin ang ilan sa mga questions nila since ikaw din si Hugot Queen. Okay. Sige, so tatanungin na kita, Ate Hannah, kasi very relatable. Sige, Ate Jamey. Relatable talaga. Oh my gosh. Nakaka-relate ka dito. Ito from Val ha, sabi ni Val, ang tanong niya, paano po mapigilan na hindi na siya i-chat? Oh my gosh! Been there than that. Pero ito lang, Ate Jamey, no? Sobrang practical lang. And diretsuhin na natin. Paano mo ba mapipigilan yung sarili mo na hindi siya i-chat? I-block mo na. Oh! Yes, Yes, i-block mo na no, sa lahat ng social media accounts and yung alam mo yung number niya sa phone mo, i-block mo na kasi ako ginawa ko yun. And sobrang, sobrang galing ng ginawa sa akin nung pagbablock na yun. Sobrang effective siya for me kasi first and foremost, hindi ko na talaga siya matcha-chat kahit gustin ko kasi block na eh, diba? And hindi ko na siya masustok, hindi ko na masasaktan yung sarili ko pag may nakita ako na nag-post na siya na may iba na siya. Hindi na yun mangyayari kasi naka-block na siya. Ikaw Ate Jamey, anong masasabi mo dun sa question natin? Experience ako ganyan before, ang pinaka-best way talaga. Kasi yun nga, matitempt ka pa mag-chat, matitempt ka pa na sumilip. At tapos, pag hindi maganda yung nakita
nakita mo, masasaktan ka lang ulit, tapos yes, masasaktan ka ulit. Eh di, hindi ka lang din, hindi mo lang din natutulungan yung sarili mo, mag-move on. So ako nun, I remember then also, no, ako talaga, I blocked that person, not for anything nag-bitter ako, yes, or any nag-galit ako, but it is also to help myself. Tama yung sinabi mo, ito yung parang hindi ko na makita, parang matulungan ko yung sarili ko, kasi I am really decided na talaga mag-move on ako. Gusto mo yun? Wow, yes! Ate Jamey, and you are protecting your peace. Okay. Tama yung sinabi mo na hindi dahil bitter ka, pero pinoprotektahan mo lang ulit yung heart mo for future heartbreaks. Oo, tama. Yes. Kasi pag in-unfriend mo, bibisit mo pa din. Yes! Sisilipin mo pa din. Alam ko yung mga galawang ganyan. Okay, before anything else, gusto ko lang muna mag-shoutout ha kay Johnny from Rojas Boulevard. Hello mga taga Rojas Boulevard. Hello. Tapos ito ha, grabe guys. Ito si Sarah from Mandaluyong. Hello, hello sa inyong lahat. Bukidnon, April Rose talaga naman. Wow! Actually, ang dami-dami pa natin nanonood ngayon. Pero salamat, nagkaroon lang tayo ng technical difficulties. Pero masarap at maganda pa din na may bumabalik. At least kami ay... Yeah! Sabi Rohana, ang dami talagang hugot ngayong gabi. Ang dami ding tanong about pains and heartbreaks. Pero mamaya, right, okay, sasagutin pa natin ang ilan sa mga yang katanungan ninyo dahil meron na naman tayong surprise para sa inyo. Wow! Exciting, Ate Jamey. No? Grabe, alam ko na excited na lahat. Pero grabe, na-realize ko lang ngayon lang, Ate Jamey. No? Iba pala talaga dito sa safe zone, no? Chill na tambayan, pero ang dami nating natututunan. Gusto ko yan! Gusto ko yan! Kaya naman, alam ko, excited na kayo sa mga matututunan nyo tonight. Right? Correctness, Hannah, and tonight, para mas marami pa tayong matutunan, ito na. At maiintindihan pala natin lalo ang paano ba mag-move on, paano ba mag-build ng pains or heartbreaks natin. Tonight, we invited guests to hear their safe story. Wow! Grabe, Ate Jamey. Excited na ako. At huwag na natin patagalin pa to. Let's call in our guest tonight. No, kasama natin tumambay ngayon, magkwentuhan, mag-chill. Si Ate na rin at Kuya Adrian. Hello, hello! Hi, Ate na rin. Hello! Kamusta na kayo? Hello! Kamusta lamig kayo? Dito sa Saudi. Wow! Taga-Saudi. Baka maniwala sila taga-Saudi ka, Ate Narin. Chocolate. Okay. Ate Narin and Kuya Adrian, sige, magpakilala naman kayo sa ating mga kataga at mga safe zoners. Yes! Sige, mauna na po ako dahil alam ko sabihin ni Kuya Adrian, ladies first na naman. Alright, sige. Hi po, ako po si Narin Santos or Narin Santos. Alam ko, Anfertis. Anfertis. Actually, nagbago na kasi nagkaroon na siya ng anak. So, naghahanap ako ng bagong... Naghahanap ako ng bagong kamukha. Wow, okay. Ayun, so one of the mentors po na Life Giver Elitikan. Hello. And shout out ko lang pala yung mga taga Cubao Phase 1 Life Group. Yeah! Mga supporters na. Shout out na. Hi guys. Shout. Okay. Ikaw naman Kuya Adrian. Yes, magandang gabi po. Una-una po salamat sa pag-imbita, Ate Jamey. Yes, of course. Ate Hana. Privilege po na mapunta dito. Tatlong milyon na nanonood sa Tacloban. Bye-bye! Hello mga taga-Tacloban! Kamusta ba? You are so good! Plus, gusto ko lang din pong i-wash out ang mga parikois na nagbigay sa akin ng insight kasi makusta akong so bigyan nila ako ng mga tips. Maganda ayos! Hello mga parikois! Yan, hello! Mga... Miss ko na kayo mga brothers. Kamusta kayo dyan? Okay, hindi na natin masyadong patatagalin pa, Ate Hana. Grabe naman pala itong mga guests natin. Pero wait lang pala, lahat kasi, eto was, meron nga nag-comment last week, no, na sinabi niya, hindi daw lahat ng gwapo at maganda ay in a relationship. Wow! Pataw, single! So, yes! Ano yung tinatanong, Ate Hana? Ano yung pataw na tinatanong? Yes, at Nadine at Kuya Adrian, ready na ba kayong sagutin ang tanong na to? Hirap to. Grabe, Matt pag-isipan yan, nyo muna. Hindi, ito na yung question, single ba kayo ngayon? Ate Nadine, single ka ba ngayon? Pag may nag-mind sa akin mamaya, baka hindi na.
Marupok. Pero ngayon. Siyempre ngayon, siyempre. As a waiting season na tayo. Wow! Single yan. Pamain na lang po sa mga pamain na lang, ha? Sige, ano po address namin? Ikaw po, single ka po ba? Dahil medyo maraming nagtatanong dito. Ang gwapo niyo daw po, single po ba daw kayo? Come on! Mukha na taken, pero single na single po. Grabe. Gusto ko, Hannah, gusto ko yung mukha lang taken, pero single na single. Oh, come so, on! Yung mga nagmamind dyan, so pray muna tayo kay Lord. Okay. Ipag-pray natin. Ipag-pray yes, natin Ate Jamey, no, maliban dun sa tanong na single ba kayo ngayon, dun po we have prepared questions. Na inform po ba sa atin na rin at Kuya Adrian na quiz show po yung in-attendan nyo ngayon? Hindi. We prepared questions, no, from our ka-safe zones and questions din namin ngayong gabi. And we wanted to hear your story, kung ano yung thoughts nyo dito. And don't worry, kasi chill lang tayo ngayong gabi. Tatambay lang tayo. Yeah. Are you ready? Candidate number one. Question number one. Can you share with us your greatest heartbreak story and how did you deal with the pain and the heartbreak? Aww. Oh. Aww. So, ladies first, no? Yeah, yes. Ladies first. So, madaya si Kuya. Madaya si Kuya Adrian, di ba? Kaya tayo na-interrupt kasi hindi na dapat daw binabalikan ng nakaraan. Oo, oh, yun na. Pero kailangan, di ba? Para may matutunan tayo. Alright, sige. Yung sa akin po, greatest heartbreak ko is when I entered relationship noong 2015. Ayan. Mm-hmm. And then yung relationship ko kasi na yun din is, hindi kasi ako nagpaligaw noong time na yun. And itong taong to, noong niligawan niya ako, may mindset na ako na, ito na to. Hanggang forever na tong taong to. Diba? So, noong time na yun, I invest na love sa kanya, pag-alaga sa kanya, doing support. Diba? Ganun na kasi yung ganun na yung mindset ko sa kanya. But then, scenario na nangyari sa amin siguro, yung pinaka-reason ng breakup namin is we don't have the same perspective pagdating sa love namin kayo. Oh. So, I want someone na talaga noong time na yun. Actually, walang reason kung bakit kami naghiwalay. I mean, walang reason. Every time na pinilikan kami ng tao, okay kasi ako sa family niya, okay siya sa family ko. So, same eh, parang wala talaga reason for breaking up. But then yun nga eh, hindi kami same ng perspective kay Lord. So, nag-end yung relationship namin after more than 3 years. Oh, ayan. Yung aking greatest heartbreak. Yan. Grabe. Ito naman, it's because of different perspective, no? Mm-hmm. Ito, yung alam mo na parang hindi kayo same ng pupuntahan, yes. No? So, at dadaanan. So, grabe, no? Mahirap din pala yun. Over 3 years. Pero, okay. Mamaya, malalaman natin papaano ang susunod ng mga kabanata. Ikaw naman, Kuya Adrian. Maganda marinig namin in a man's perspective. Wow. Matindi yan, matindi. Kuya Adrian, matindi to, guys. Sa mga ka-save zone, tutok, ha? What's your greatest heartbreak story? And how did you discover it? Or, how did you deal? Paano mo dinil yun? Okay. So, ako, may mga 3 major, no? 3, level. 3 level ng heartbreaks yung naranasan ko. Kasi yung first part is yung nag-life retreat ako or nakilala ko si Lord at natapan ko na nga na hindi pa ako graduate. So, basically, kailangan ko siya isurrender kasi nangibabaw yung pagmamahal sa akin ni Lord. So, masakit yun. But yung second level is yung nagsaserve na ako kay Lord. Eh, point na meron ako naka-MU, di ba? Na, hindi naman kayo, pero... Hindi naman kayo, pero mutual na yung feeling. So, parang isip ko na kapag hindi pa ito tinigil, baka maging kami na. And so, yun yung isang mahirap na part kasi hindi naman kayo, pero kailangan mo siyang isuko. Ouch! Ouch! Wait lang, preno lang ha! Hindi naman kayo, pero kailangan mo siyang isuko. Parang mas masakit yun, yung mga hindi natutuko. Totoo yan. Okay, and then... And yun, sakit din yun, bago din yun. And eto na yung pangatlo, so after na, nag-decide ako na kung sino talaga yung susunod, siya na yung last. So, siya na yung dato. Naturuan na kami, nandito na yung Christian courtship, kasama ko na yung pastor ko na niligaw, ganun din yung family. So eto na talaga, pang-ano na, reach na yung goal.
yun nga, hindi siya nag-work out. And so, yun yung level 3. And I pray na wala nang level 4. Amen! Yes! Okay, Come on. We want that. Gusto na wala nang level 4. So, matindi to. Kasi si Kuya Adrian, talagang matindi. Sunod, hindi naman sunod. Right. Pero level. Ito kay Ate naman, isang paksakang malupit. Okay. Grade 1 lang ako, si Adrian. Pero Kuya Adrian, ano, may masteral. Kuya Adrian, ilang years ba kayo? Ilang years ba yung tinagal nung last... Yung last kasi, syempre, naturoan tayo ng Christian courtship. So, nagto ako for 1 year. Talagang prayer. And after a year, naging kami. Then, nung another year, diba kami na? After a year noon, naglolong na siya na magsama kami. Pero hindi pa kaya dahil that time, nag-start ako ng church. So, mga 2 years naging kami. Tapos, another year ako na nagpo-pursue ulit. Hanggang sa umabot sa point na hindi ko na kaya, parang nabigay ko na more than enough sa kaya ko. So, I think ito na to, parang direction na. Yan. Wait lang ha, guys. Yung makahinga. grabe tong story na to. Kaya pa mga ka-safe zone. Hingin grabe. May tissue ba kayo dyan? Okay, so we now heard your heartbreak stories. Grabe pala, no, yung mga napagdaanan ninyo. Alam ko hindi madali, no, na yun nga, you've been in a relationship and then you experience yung breaking up. Pero ito ang pinakamagandang tanong. Okay, so paano po kayo naka-move on? Ano yung mga steps? Yes. Ano yung 1, 2, and 3s? Or mga standard na na-consider ninyo na nakatulong sa inyo na naka-move on kayo. Sige, so kanina ladies first. So ngayon naman, Kuya Adrian, back to you. Ano ka naka-move on, Kuya Adrian? Ito di madali yan. Ganun din, masasabi ko kung paano ako nanligaw eh. Kasi before ka manligaw, syempre may word ka kay Lord. So sa part din ng moving on, kailangan ko ding isip yung word ni Lord. Magiging spiritual ako sa side na to kasi nandun ka na sa moment na yun. Ano na eh, it is between you and God eh. Minsan marami ka ng tanong. So, sa akin, yung word sa akin yung kay David na habang may magagawa ka pa, ilaban mo. Pero, end na kami. Parang, ba't ka pa maglulog mo? Kaya, to be, ano lang, no, detail lang. Yung week before kami mag-break, yun yung every night talaga akong ano, lupay pa. Talagang walling ko walling, iyak nang iyak. Yung night or yung day after na nag-break kami, parang wala siya, hindi ko siya ininda. Kasi alam ko na hindi ko na mababalik yung wala na. Parang yun yung unang part sa akin, acceptance na ito na to, sin. Wow. Ang ganda nyo, no? Parang nakita ko sa story ni Kuya Adrian na okay lang pala na umiyak yung mga lalaki. Pag yes! Diba? Maging transparent ka. Gusto mo mag-walling, lupay-pay ka. So, who cares? Diba? Para matulungan ka, mailabas mo yan. I-express mo yan. Ang ganda nyo, Hannah, no? Sabi niya, acceptance. How about you, Hannah? Yeah. Abang takeaway doon sa sinabi ni Kuya Adrian. Totoo yun, Ate Jamey. Kasi yun nga eh, parang the moment that you accepted the fact na wala ka nang magagawa, break na kayo. Hindi mo na mababalik yung nakaraan. At kahit pa umiyak ka ng umiyak ng ilang araw, ilang linggo, hindi mo na mababalik. So you really need to like accept the fact na, okay, it's over. And so dun ka talaga magsisimulang mag-move forward. Oh, pag natanggap mo, doon ka makaka-move on at makakalaya. Yes. Ganda nun, acceptance. So take note mga ka-safe zone! How did Kuya Adrian move on? Acceptance! Okay. Yes. Ikaw naman, Ate Narns, Ate Narin. Sige, kung paano sa spirit, kung spiritual side si Adrian, sa akin naman, hindi spiritual side. Okay, sige. Yeah, sa akin, it's more on practical tips siguro. Diba? So kanina, perspective na nalang. But then, syempre, diba, we have different formula. Wala naman definite formula talaga kung paano tayo mag-move on. Kasi we are uniquely naman pagdating sa bagay na yun. So sa akin, more on practical tips. Tama yung sinabi ni Kuya Adrian kanina na you need to accept the situation. Diba? You need to accept na hindi nyo na mababalik ang dati pa. Diba? Hindi mo na siya mababalikan. So yun yung pinakamaganda nating gawin. Na, and during the acceptance season, you must know to feel the pain. You need to get it out. Kailangan mo siyang ilabas. And next ko siguro na step na ginawa is yun, naunawaan ko na yung pain is proseso siya na kailangan kong daanan.
kasi kung hindi ko dadaanan yung proseso na yon, walang mangyari sa akin. Parang, di ba, kailangan mo yun eh, namdamin mo yung sakit, di ba, na season lang to sa buhay ko, dadaanan ko lang to. May season ng time na yun, na mahal ko siya, di ba? So, season yun, na season for falling in love, di ba? Mm-hmm. Pero ito yun na yung season ko for moving on. Ito na yung time ko for me to feel the pain and to understand yung proseso na to. And definitely din, di ba, Ate Jamey, mahalaga na you don't escape yung sitwasyon na yon. Kasi most of us, di ba, ang kinagawa natin, tumatakbo tayo dun sa pain. And we are taking shortcuts dun sa mga bagay na yon. So, dapat hindi natin yung gawin. Dumaan tayo dun sa proseso ng pain. And siguro, mahalaga din sa atin na magkaroon ka ng strong decision na mag-move on and to be firm on it. Kasi iba yung sitwasyon. Kasi sa akin, it takes 3 months before ako mag-decide na, oy, mag-move on na ako. Diba? Kasi nag-move on na siya. Wait lang, hindi ba yan 3-month rule? Hindi. 3-month rule sa kanya kasi nag-girlfriend na siya agad. Oh, okay. Ayun, so, noong time na yun sa akin, parang sa, syempre, di ba, nandun ka sa proseso ng moving on, pero nung nag-decide ako na, wait, sabi ko, hindi na dapat ako mag-dwell sa sitwasyon ko na to. Kailangan ko na mag-move forward. Kailangan ko na maging team na every time na pag magta-text siya sa akin, hindi ko na siya re-replyan. Diba? Wow. Kasi sa akin, hindi kasi siguro some of us nagba-block tayo, nag-unfriend tayo. Ako, in-unfollow ko lang siya kasi we have good communication. Ito, medyo mabait to. Okay. Yes. Kasi we have a good relationship with his parents and friends. Ah, okay. Same with me. So, para sa akin, parang if iba-block ko siya, parang immaturity yon. For me lang to, ah. For me lang po ito. So, hindi ko siya binalak or hindi ko siya in-unfriend. In-unfollow ko lang para hindi ko makita yung mga posts. Pero parang gano'n na din. Tapos, ayun, kailangan mo talaga mag-desisyon na mag-move on and to be firm with it. And lastly, mahalaga na you surround yourself with people na who will help you to be on track. Wow. Ako, I'm very happy kasi meron akong mentor na napakaganda. Na talagang I heard. Ko na lang siya sa pangalan ng Jamey Santiago. Yes. Ayun. Maganda daw yun. Oh, grabe. So, mahalaga na meron kang mentor na nag-guide sa'yo. Meron kang mga, surrounded ka ng mga friends mo na meron silang fair judgment. Diba? Na hindi ka nila ipo-condemn dun sa, kasi meron tayong mga kaibigan na ano ba yan? Ba't kayo, sabi ko sa'yo, break out mo na yan. Eh, kasi ganda yan, ganyan-ganyan. Babaero yan, parang ganda na yan. Pero, noong time na yun, diba, maganda na meron kang kaibigan na magsasabi sa iyo na alam mo may bright future ka pa, may taong deserve ka, may taong makikita niya yung worth mo, na may taong mag-book course sa iyo na kukunin ka kay Lord. Pero ipagpipray ka kay Lord. So yun yung pinaka naging formula ko ng moving on sa akin. Ayan. Practical tips to. Wala akong Bible verse eh. Oo. Take away mo kay Ate Narin. Ganda noon. Ako, Ate Jamey, siguro in line din sa sinabi niya na mag-move on with the right people surrounding you. Siguro dapat din na mag-move on tayo sa tamang lugar din. The right place. Diba? Saan ka ba nag-move on? Diba? Pag in-invite ka ng mga friends mo kung saan-saan habang nag-move on ka, tamang lugar ba yun? So, you need to really put in mind saan ba ako mag-move on? Sa bahay, with your family, diba? Sa life group, sa small groups ninyo, no. Sa church, yan. Mag-move on ka sa church. Tama ba ako, Ate Jamey? Kasi tama yan. Tamang tao at tamang lugar ng pag-move on. Oh, yan. Dapat tamang tao at tamang lugar para magkaroon ng tamang puso at para maihatid ka sa tamang tao. And everybody says. Oh, di ba? Tatawa lang sa atin si Kuya Adrian. Ang pinagsasabi. Okay. Ang ganda nun, guys. Grabe, comment down below kung ano yung mga natututunan nyo. Mga okay. Pero syempre, Ate Hannah, syempre, di natin palalampasin. Nasagutin ng ating mga guests tonight. Ang mga katanungan ng ating mga ka-safe zone. Yes. Ay, hindi pa natatapos ang gabing ito. So, magtatanong ako. Ito na, ha. Okay pa ba kayo dyan? Okay, from Binibini. Masa blank. Okay. Tago na natin. Why do people cheat? Ay, grabe naman. Okay, hindi ako sasagot yan kasi hindi naman ako nag-cheat. Ay, wow!
Ay, hugot pa rin. Ako yung niloko, pero hindi ako nag-cheat. Okay, si Kuya Adrian. Kuya Adrian yung sumagot. Bakit ba ganun? May nag-cheat sa relationship. Okay. May nananakit, Ate Jane. Oo, may nananakit. Sige, sasagutin ko na rin kasi kahit hindi ako yung nag-cheat. Wala naman nag-cheat, no? Ano lang yung bakit siya sisagutin. Wala naman nag-cheat, walang nag-cheat. Pero on sa akin lang, ha, sa mga naririnig ko din bilang mga aming nagpapa-advise, yung contentment eh. Hindi sa contento, maghahanap at maghahanap yan. So, yun para sa akin, the word content. So, dapat contento ka. Yes. Tapos parang may sinabi ka na hurt, ano yung sinabi mo kanina na parang hurt people? Hurt people. Diba? Yeah. Hurt people. So, pag eventually nasasaktan ka din, eventually, papasa mo lang din yun. Yeah. Okay, ate. Okay, ito ha. Next naman. Ito, siguro, bahala na kayo kung sinong gusto sumagot. Kay Beth, ha? Sabi ni Beth, paano po ba ang tamang closure? Oh! I think dapat ito marinig ng mga ka-save zone natin. Paano ba ang tamang ang tamang closure? Anyone? Ano pala may safe zone na dati, Ate Jane? Para narinig ko to eh. Tama, no? Okay, yeah. Sinong sasagot? Siguro, ano, perspective ng babae. Perspective na lalaki. Sige. So, dalawa na lang tayo, Kuya Adrian. So, magat. Siguro sa akin, yung perspective ng babae, tamang closure. It's yung, minsan kasi, hindi mo na kailangan ng closure para may closure talaga. Right. Okay. So, may mga ganun. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon or iba-iba tayo ng reason kung bakit tayo nag-end yung relationship natin. Meron kasi yung mga relationship na nagtutuloy pa sila for friendship, di ba? Yeah. Merong relationship na talaga, for example, niloko ka na, di ba? Sinaktan ka na ng ilang beses, di ba? So, mahalaga na may instances na kailangan kausapin, mag-usap din talaga kayo. Pero not totally na parang nagmamakaawa ka pa dun sa tao. Bigyan mo yung closure. Bigyan mo yung closure. Eh kung sinasaktan ka na, kung niloloko ka na. At kung ano ayaw magbigay, di ba? Yes. For example, sa akin kasi, Pastora, for me, we have our closure through text message. Okay. So, through text message kami nagkaroon ng closure. So, for me, actually, until now, di ba, I'm more than 2 years na akong single. And until now, hindi pa rin kami nakikita personally. But then, I know in myself na I have closure. Kasi I have this peace in my heart na parang sabi ko, wait lang, tinanggal na ni Lord tong taong to sa akin. So, I think that's the real closure. When you have that peace sa sarili mo na, bakit kailangan ko pa siya kausapin? Bakit kailangan ko pang siyang puntahan? Para, ato, dahil para mabalik lang yung relationship namin. Parang ganun. So, for me, sa perspective ko lang, kung nasaktan ka na, kung niloloko ka na, kung paulit-ulit na lang yung reasons, minsan hindi mo na din kailangan ng closure. Kumbaga, ikaw na yung mag-desisyon, natapusin mo na yun, natama na. Okay. Yeah. Iba kasi situation ni Ate Narin eh. Talagang walang chance for a closure eh. And also malayo, talaga sobrang malayo kayo, no? And it's possible. Yeah, shout out nga pala sa kanya na nasa baka nanonood siya ngayon. Kasi friends pa rin kami. Baka nanonood siya ngayon. Makakagulat yun. So guys, about the closure, siguro it's different stories. You have different stories. So we cannot, di ba, parang compare your story to other story. How about you, Kuya Adrian? Siyempre, iba naman. Iba yan. Matindi yan. Kuya Adrian, share mo. Pakinggan natin. Anong tamang closure as a man? Okay. Nag-agree naman talaga ako kay Ate Narino na hindi lahat kailangan. Pero yung sa na-experience ko kasi, first and foremost, hiningi ko kasi yung blessing ng parents niya. Bago ko siya, nagpaalam talaga ako. And so, alam din ng parents niya at parents ko at ng mga tao sa na-close sa amin, yung nangyari sa amin. And so, umabot na sa point na hindi na nga kailangan na namin mag-part ways. So, isa lang yung request ko sa kanya. Sabi ko, kung merong Christian courtship, meron din Christian closure. So, Wow! Go. Kasi ano eh, di ba, we don't want to hurt naman any parties. So, mag-win-win tayo. Parang ako, magaan sa loob ko yun, sa family niya din, sa kanya din, para maging blessing din kami. Hindi naman kailangan, alam mo yun, magsiraan o masira dahil sa ganung ano. Kristiyano tayo after all. Si Christ pa rin talaga yung center. Correct.
it. Oh, wow. I love it. Ay, Kristiyanong courtship at relationship. Dapat may Kristiyanong closure din. Wow! Yes. So, sa mga man dyan, ha? Come on! Or, huwag iiwan sa ere. Right. Mahirap maiwan sa ere. Tsaka ano, Ate Jamey, dagdag ko lang sinabi ni Kuya Adrian kanina. Dapat di kayo, huwag na kayong magsiraan. Huwag mo na siyang siraan. Diba? Kumbaga parang pagtapos na yung relationship ninyo, kumbaga huwag na kayong dumating sa punto na, ah, kaya kami nag-iwalay kasi nang babae yan. Ganto yan, ganto ginawa niya sa akin. Diba? Minsan kasi, diba, may mga tao na pag nag-break out sila, parang ang closure nila is they post it out to social media. Oh, parang pinapahiya nila yung partner nila na, ah, ano to, niloko ako nito. Ito, may babae na to ngayon. Kumbaga parang sa atin, siguro much better na hindi na natin sila siraan pa. Diba? Kumbaga move on na tayo. Diba? Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Pag-pray mo na lang siya kay Lord. Grabe, gustong gusto ko yan. Wag na wag kang maninira. Diba? Dapat pa din mag-exert tayo ng respect pa din sa tao na yun. Kasi of course, diba, naka-relationship mo pa din yan. Nagkaroon pa rin kayo, nakapag-boost ka ng emotions pa rin. So, mahalaga pa rin yung respeto. Wow! Grabe, Hana! Grabe, Ate Jamey. Ang dami nating natutupin. Oo, pwede bang hindi matapos tong segment na pwede bang magkwentuhan na lang tayo? Pwede lang eh, no? But then again, I want to thank you, Kuya Adrian and Ate Noreen. Any last words sa ating mga ka-safe zone to really encourage them tonight to really heal and seek for recovery? Sige, Kuya Adrian? Sa mga nanonood po, I hope na na-bless kayo. Anyway, kung hindi man natin na-hit yung ibang manit nyo, you can PM us naman or we can help you counsel kahit pa paano sa mga konting experiences namin. Maraming salamat sa pag-imbita po dito, Ate Jamey, and na-enjoy po namin. Medyo buting nga lang pero sobrang... Oo nga eh! Maraming po salamat. Thank you, Kuya Adrian. How about you, Ate Noreen? And the last words sa ating ayun. Mga pasipo. Sa akin po, Ate Jamey and Ate Han. Ayan. So, gusto ko lang sabihin sa iba na yung moving on process natin is iba-iba. Diba? So, you don't compare. Diba? We have different love story. Same as different story pagdating sa moving on natin. May may instances siguro na ito, umubra to sa akin. Sa'yo, pwede hindi tumubra. But then, siguro, I just want to encourage everyone. Siguro, if you are in a relationship ngayon and you are in the midst of a questioning na, ano, iiwanan ko na ba to? Or, ito na ba? Or, magsistay ako sa relationship na to? Kasi, for example, sa akin, huwag mong panghinayangan yung taon, di ba? Doon sa blessing na ibibigay sa iyo ni Lord. Di ba? Kasi, minsan, we don't let go of that person. We don't let go of that relationship. Kasi, para tayo nandun sa season na nangihinayang tayo na nabitawan yung tao na iniisip natin na baka wala nang magmahal sa akin, na baka wala nang tumanggap sa akin, na baka wala nang taong magmamahal sa akin katulad ng pagmamahal na binigay niya sa akin. So, if you are in a relationship right now, kasi just ngayon lang, parang gusto ko lang kausapin yung iba na if you are in a relationship right now and if you think it's not that, it's not a relationship that really glorifies the Lord, maybe, diba, God is talking to you right now na baka it's time for you to let go of that person. Or if you are in a moving on process right now, diba, or nandun ka sa season ngayon na nag-move on ka and hindi mo alam, sure, kung tutuloy mo ba yung moving on mo or balik ka sa kanya, diba, girl, sinasabi ko sa'yo, mas maganda ang blessings ni Lord na pupuntahan right. mo kesa balikan mo yung sitwasyon. Kasi kung inalis ka na ni Lord doon sa taon na yon, I think may reason yon kung bakit kanya inalis doon sa taon. Oh. Ayun. Hello po. Right. Oh, thank you so much. Thank you, Ate Noreen and Kuya Adrian. Uulitin, guys. Yes. Hope to see you again. Ano po yung takeaway mo sa ating mga guests? Alam mo, sa totoo lang, ang dami. Pero gustong-gusto ko yun na sabi ni Kuya Adrian doon na talagang, di ba, deserve ng tao ng proper closure. Di ba? Kung niligawan mo yan, nag-invest ka ng time, minahal mo yan, syempre, deserve din ng isang tao ng maayos din ang pagpapaalam. Magpaalam right. ka maayos, di ba? Huwag mong iwanan sa ere. Proper courtship, proper relationship, and proper closure. Gusto mo yun? Right. Gusto ko yun. Ikaw, Hana. Ako po, gusto ko yung sinabi ni Ate Noreen that yung pain, yung heartbreak is just a season. Mm-hmm. So, kung season siya, dadaanan mo lang yan, no? For a while, hindi tama yung sinabi niya, hindi natin alam kung gano'ng kabilis or gano'ng katagal yung pag-move on ng isang tao. But, for sure, one day you will move on. And yun nga, tama, namnamin mo muna yung pain kasi marami kang matututunan dyan. And it reminds me, Ate Jamey, of yung isang
short piece na sinulat ko, no? At sabi ko doon, katulad ng takip silim, ang mga rason ng iyong pagtangis ay pansamantala. Dahil pagkatapos ng dilim, ang liwanag ay muli mong makikita. Hindi kailanman mananatili ang langit na lumuluha. Oh! Hindi yan forever. No, makaka-move on ka and you will be happy one day. I love it! I love it so much! Mas marami pa pong spoken words, please, Ate Hana. Yes. Ate, alam ko marami tayong natutunan kay Ate Narine, Ate, at kay Kuya Adrian, pati kay Ate Hana. Yes. Sulep-sulep na mga natututunan natin kay Ate Hana sa spoken words niya. At syempre, we will not end this night without our safe talk. Grabe, mga ka-save zone, that was a jam-packed segment, no, for tonight. At alam ko, kaya ka nandito kasi meron kang nararamdaman na pain. Or hindi man directly love life ito, pero meron kang traumas from the past na nag-cause ng pain sa'yo. Or literally, heartbreaks. Well, this segment is for you. So let's finally answer the question, how to recover from pains and move on from heartbreaks, practical tips. Number one, you need to recognize what you are feeling. Again, number one, recognize what you are feeling. Recognize means identify. Kamusta na nga ba yung puso mo? Iba kasi pag sinasagot natin, okay lang ako. Okay lang ako. Pero ang totoo lang, you are wounded inside. Mahirap magkunwaring okay pero sugatan. Na kahit ngumiti, maihahayag at mararamdaman. So bakit hindi na lang tayo maging totoo? Kamusta ka na nga ba? Ito, masakit pa rin. Kamusta ka na? Ito, hirap pa rin. Kailangan ko ng tulong. Be honest. Huwag mag-pretend at mag-feeling strong. Kasi ang totoong matapang ay yung mga taong kayang umamin. This season, I am grieving. This season, I am hurting. Identify means, okay, nasasaktan ako kasi iniwan ako. Nasasaktan ako kasi nagselos ako. Nasasaktan ako kasi pinilit ko lang at ako lang may gusto. And from there, pag natuto kang mag-recognize, malalaman mo ang status ng puso mo at matutulungan ka. Second is this, express your grief. Express means to put into words or show it. Di ba? Pagkatapos mong i-identify, then i-express mo. Huwag mong kimkimin or itago. Sabi nga ni Kuya Adrian, mag-walling ka, maglupay-pay ka, pwede yan. Kasi kailangan mo ilabas yung nararamdaman mo. Iba't iba tayo ng expression. Kung ikaw ay isang taong maiyak, ako kasi iyakin ako, then cry. Letter A, cry it out. Eh di iiyak mo. If crying, sabi ng friend ko, I remember what she said. Sabi niya, if crying will ease the pain, then cry. Kailangan mo kasing ilabas yan. Or pwede naman, kung ikaw naman ay masigaw na tao, pwede rin, shout it out. Pero huwag mo sigawan yung kalaban mo o yung nakasakit sa'yo, ha. Pero isigaw mo sa unan, isigaw mo sa taas ng bundok. Kung painter ka, pwede mong ilabas sa painting mo. Di ba? Or kung composer ka or singer ka, pwede mong ikanta o mag-compose. Basta pinakamahalaga, ma-express mo yan. Letter C, also, you can talk to the right people. Of course, di ba? Make sure that yung mga tao na to will really help you. Confess it to them. Gaano ka nasasaktan, gaano ka kagalit. Sila yung mga taong alam mo na hindi ka itotolerate, pero tutulungan ka at itatama ka. Number 3, uproot the pain. After mo ma-express, kailangan alisin. Kailangan mong i-uproot. Ito po ang isa sa mga pinakamahirap gawin sa healing process. Pero sobrang worth it pag ginawa at nalampasan. Uproot means pulling off or removing. Okay? So, how to uproot, Ate Jamey? That's so hard. Simple lang. Letter A, deal it with the Lord. Kailan yung huling araw na humarap ka sa Diyos? Na sobrang totoo mo lang, na parang na nagsusumbong sa tatay mo at nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, tapos sinasabi mo lahat ng nararamdaman mo. Tapos mag-worship ka, mag-pray ka, tapos iiyak mo lahat. Alam mo, kailangan ma-deal mo yan kay Lord. Number 2, letter B, forgive yourself and forgive the person.
baka kasi kaya hindi tayo gumagaling eh kasi hindi natin kayang magpatawad. Sabi sa word, kung gusto mong mapatawad ka ng Diyos, eh kailangan ikaw mismo ay matuto ka rin magpatawad ng iba. Eh kasi Ate Jamey, di mo naman nararamdaman yung nararamdaman ko. I know, nandyan din ako dati. Pero you know, when you forgive, na mo, hindi mo, what, hindi mo, tinutulungan mo, hindi lang yung kalaban mo o yung nakasakit sa'yo, pero tinutulungan mo, lalo yung sarili mo, tinutulungan mo makalaya at gumaan ang pakiramdam. Letter C, do not take shortcuts and honor your healing process. Honor your healing process. Sabi ko nga last week, di ba, kung ang season, kung ang singleness is a season, same as with healing, season din siya. Dadaan lang yung sakit. Hindi siya habang buhay. Temporary lang siya. For some, hindi ito ay agad-agad, pero for some, agad-agad. Kaya never take shortcuts. Do not jump into one relationship to another. Sipi mo, hindi ka pa nga healed. Tapos, hahanap ka na naman ng relationship, eventually, yung sakit na nararamdaman mo, maipapasa mo lang sa iba. Kaya eventually, baka maulit lang din yung pain na naranasan mo sa first relationship. Do not take shortcuts. Even alcohol, drugs, or any vices is not the answer. Kasi bakit? Anong mangyayari? Sasakit lang ulo mo. Baka ma-hospital ka pa. Tapos pagkagising mo, eh masakit pa rin yung nararamdaman mo. And again, never ever think about suicide. Wow! Uproot it! You know, that's your advantage. Number four and the last is recover with God. This is the most important thing in your healing process. You need to recover with God. You know, time alone does not heal, but time with God does heal. You know, this is the perfect time na pag nasasaktan ka, get yourself busy. Hindi yung pag nasasaktan ka, diba, nalugmok ka na forever, nagpulong ka na sa kwarto forever. No, get yourself busy. Mas magpaganda, mas maging better person, and do something purposeful. I wanna stress that, purposeful. Huwag mong gawing mundo yung pain mo. Huwag mo rin gawing mundo yung taong nakasakit sa'yo. Instead, si Lord, bigay mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi alam mo, mahirap gumaling pag wala si Lord. So how to recover with God? Letter A, look for a community. Look for a church or life group community that will help you. Ito yung mga taong mas matured, no? At medyo mas mataas ang spirituality sa'yo. You could attend a church, online church, as of now, okay? Or a church or a life group. Letter B, look for a mentor or a pastor that will guide you through your healing process. Letter C is, of course, read the Bible. Pinaka makakausap natin si Lord is mismo sa salita niya. This is one of the directional books, no? Na pag binasa mo siya, matutulungan ka. Kasi sa Bible, may mga love stories din at talagang matutulungan tayo. Letter D and the last is you can also attend a retreat na nabanggit din ni Kuya Adrian. Pwede ka umattend ng retreat para mailabas mo yan, makapag-confess ka at matulungan ka. So that's it. Whew, hinga tayo muna. I pray that those points or practical points help you. So as I end, it says in Psalm 34 verse 18, do you know that the Lord is close to the broken heart and saves those who are crushed in spirit? And the Lord hears our cries. He knows our everyday battle. Ramdam niya yung pain. Ramdam niya yung brokenness. Ramdam niya yung sakit na nararamdaman mo. Alam niya yan. Hindi yan at hindi yan habang buhay. At huwag ka lang pumayag na masasaktan ka at nasasaktan ka habang buhay. Pain is just part of life, but never the end of life. I wanna stress that. Pain is just part of life, but never the end of life. It is just a season. And being broken is just a season. There are closed doors because there are more open doors. And sometimes, your greatest no today might be your greatest yes in the future. Ako, kung babalikan ko yung last heartbreak ko before I met the second one ko na si Kuya John, magpapasalamat ako. Sinasabi ko kay Lord, Lord, buti na lang di mo pinatulan yung mga drama ko noon. Buti na lang, Lord, tinulungan mo ko mag-move forward or mag-move on.
Kasi kung hindi ko na kaya yun, siguro hindi ko mamimit yung God's best ko ngayon. And I am so thankful that I've experienced that pain before. Kasi it made me a better person. Ngayon, maybe ngayon, clouded ka or cloudy yung pakiramdam mo. Hindi mo pa maintindihan lahat. But I know in the future, you will also experience your greatest breakthrough. So laban lang. Isang araw, pagising mo, magiging ayos na ang lahat. So today, I want to pray for you, mga ka-save zone. You know, ayaw din lang natin mag-end tong segment na ito na wala lang. But God wants to end this segment with a prayer. And God wants to talk to you and heal you tonight. I want you to close your eyes and let the Lord just touch your heart. Let the Lord heal your heart. And do you know that God is the best and greatest surgeon? Hindi lang siya Diyos, pero Diyos siya na kayang pagalingin yung nararamdaman mong sakit. Okay. I will pray for you. So tonight, why not close your eyes? And you know, hindi man natin fully, kanina bago tayo mura ng safe zone, hindi man natin fully maintindihan bakit tayo nakakaramdam ng gayong sakit. No, we are still, hindi pa tayo nakaka-move on from the past hurt and pain. But tonight, no, marami kaming viewers ngayon, Lord, na nasasaktan. Today, Lord, as you said in your word, that your hands are not too short to save. And Lord, I believe that you are rescuing every one of us, Lord God, with our situation. Lord, let us learn from our past mistakes. Na mahirap pala talaga, Lord, na mag-decide lang based sa aming sariling gusto. At Lord, iba pala talaga pag nagdepende kami sa iyo. Starting tonight, God, we are releasing forgiveness. We are learning, Lord God, to recognize what we are feeling. Lord God, we are now identifying the pain, Panginoon, na nararamdaman namin. And Lord, today, Panginoon, we are asking God, na tulungan mo kami. Help us, Lord God, to really identify bakit kami nasasaktan. And Lord, today, naniniwala din ako, Lord God, na tutulungan mo ang bawat isa sa amin to express, Lord God, our grief. Lord God, yung nararamdaman namin. We will learn how to show it. We will learn paano magpatulong. We will learn, Lord God, na umiyak. Kasi ang pag-iyak pala ay hindi sign ng kahinaan. Pero dito, mas matutulungan kami na makarecover. I also pray, Lord God, that tonight, we learn to uproot the pain by talking to you, by dealing it all to you, Lord God, by deciding to pull it off, God, and never ever take shortcuts, Panginoon, sa buhay namin. And Lord, today we are learning to forgive. Hindi man namin maintindihan yung salitang forgiveness. Pero Lord, tonight, pinapaintindi mo sa amin papaano ang forgiveness, Lord God, mo sa amin na nakagawa rin ng kasalanan. And Lord, today, we are releasing forgiveness to that person who hurted us. And Lord, we are freeing ourselves from any pains and any hurts. And Lord, and lastly, we are deciding tonight, Lord God, to recover with you. This is, Lord God, the perfect time. And this is the best solution para kami po ay gumaling. Lord, marami pong salamat. Because you are extending forgiveness to every people who's watching right now. And I personally believe, God, na hindi rin aksidente na nanonood sila ngayon. Come on tonight, as we end, I want you to repeat after me and release this healing prayer. Say, Lord Jesus, I cannot do life without you. Starting tonight, heal my heart. Uproot the pain in my heart. And I am deciding, God, to recover with you. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At simula ngayon, Lord God, ginagawa kitang Diyos ng aking buhay. Write my name in the book of life. In Jesus' name. Amen. Amen. But wait, there's more, guys, because marami pa kaming surprises sa inyo. Kasi tonight, meron tayong in-invite ng mga ates to encourage us at para mas gumaling pa tayo. So, hello, mga ka-Save Zone! Ayan, ako nga pala si Ate Jev. At
At ako naman si Ate Alex. Hello mga ka-safe soul. Hello, hello. Ayan. So kami yung magbibigay sa inyo ngayon ng encouragement ngayong gabing ito. So ito po yung word of God na na-receive po namin when we are seeking the Lord in our prayer and quiet time with Him. So hindi po ito hula-hula lang, di ba? Pero we believe that God has something to say to us. He wants to strengthen us. Yes. He wants to encourage. He wants to comfort us. Sabi nga sa 1 Corinthians 14:3, but when someone prophesies, he speaks to encourage people, to build them up, and to bring them comfort. So when we start to release words of encouragement, you can receive it. Okay? So we don't know kung ano yung situation nyo ngayon, but we believe that this word is for you, specifically for you, and this word will be fulfilled in your life. So ready na ba kayo? Ready ka ba, Alex? Yes. Ayan. Ready na. Okay, sige. So para naman ito sa mga sa taong nasa sitwasyon ngayon na gusto mo nang tumakas o lumayo dahil ayaw mo na. Napapagod ka na, natatakot ka na, or nag-worry ka na. Tipong gusto mo nang iwasan pero pilit ka pa rin binabalikan ng past mo. Ayan, di ba? So pilit ka pa rin hinahabol ng konsensya mo. Na tipong gusto mo namang kumawala dun sa lugar o sa sitwasyon na yun, pero bumabalik at bumabalik pa rin. Nasa sitwasyon ka ngayon na kailangan mo nang masasandalan, kailangan mo nang lugar kung saan doon mo ma-feel na secured ka. Kailangan mo nang may magre-rescue sa'yo doon sa sitwasyon na yun. Well, alam mo, may good news ako sa'yo. Hindi mo na kailangan tumakbo, hindi mo na kailangan magtago, hindi mo na kailangan matakot, diba? Dahil kung may lugar man kung saan safe ka, yun ay sa presensya ng Diyos. Siya mismo ang magre-rescue sa'yo dyan sa sitwasyon mo. Siya mismo ang magpo-protekta sa'yo sa laban na hindi mo kaya. All you have to do is cry out to Him, pray to God, and He will surely hear you. Let me encourage you with this verse in Psalm 18:2. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. So, mga ka-save zone, Jesus is our Savior, our shield and our rock. He shields all who take refuge in Him. Gusto mong lumayo pero hindi mo kaya? God will deliver you from that situation. God will rescue you from your enemy. God will turn your darkness into light. So if you believe that this encouragement is for you, receive healing and receive deliverance tonight in Jesus' name. Wow, that's very wonderful, Ate Jev. So for me, we may have viewers here tonight who are struggling with heartbreak and pain for a very long time. 1 year, 2 years, 5 years. And ang dami mo nang tinry to ease up the pain and be healed. Ilang taon na yung kinausap mo, ilang self-help books na yung binasa mo, ilang vlogs na yung pinuntahan mo. But your heart is still broken and you are still suffering with the pain from the past. And let me tell you that you have a similar story in the Bible that can be found in Mark chapter 5. Verses 25 to 34, there was this bleeding woman who is suffering for 12 years. And just like you, she did everything she can and tried everything but still unable to find the cure. But good news, one day she heard Jesus is coming. She thought that Jesus is her last hope. She approached Jesus to be healed. She went close to Him, touched His robe, and immediately she was healed. And just like you know, you are here today for your healing. More than the kwentuhan, more than to see our guests, more than to hear wisdom, you are here to receive healing. You are expecting Jesus to heal you today. And today, as you come closer to Jesus, kanina nag-pray tayo, no? Si Ate Jamey, she lead us to prayer. And as you come closer to Jesus, let me tell you that you receive your healing. And He has this word for you today. Sabi niya, daughter, hear that word. Sabi niya, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Come on. Wow. Mm-hmm. So let's receive that
word from the Lord today. Receive your, come on, receive your healing, receive this encouragement. And as we end this segment, no, can we pray? Is that all right? Okay, yeah. Lord, thank you for this day. Thank you for the encouragements that we receive. We are never the same again. And Lord, we are healed in Jesus' name. Amen and amen. Yes, hindi lang yung mga ka-save zone natin yung na-encourage Ate Jamey, pero ako din grabe na-encourage ako. Thank you Ate Jev and Ate Alex for that encouragement. Thank you mga ates. Pero Ate Hannah, bago tayo matapos, syempre, magbabasa tayo ng mga comments and shoutouts tonight. So ito ha, grabe yan, nabasa ko to kay... Ito, kay Ate Elmeraline, sabi niya, pain is just a season. Di natin maiiwasan. Pero dadaan lang din naman. God is always at work in our lives, molding us of who He wants us to be because we're all a work in progress. Wow. Pray for tonight's word. Aww, thank you for this. Grabe na ako. Yeah. Sino pa dyan? Dito Ate Jamey, sabi ni April de Guzman Caras, kung may lugar man na safe ka, yun ay sa presensya ng Diyos. Correct. Totoo yan. Ito pa si Sarah, mahaba comment na lang kayo na. If there's a pain, there's corresponding healing. And that healing will find in to the Lord po. Grabe. Ang haba nito, pero grabe, nakaka-bless naman yung mga comments ninyo. Meron ka pa ba nababasa dyan, Ate Hannah? Ate Jamey, puro emojis na heart. And puro emoji din. Sticker naman ang pinadala ni Justin May Gabriel Jimenez. Grabe, puro crying emojis yung nandito sa akin. Eto, bakit ako nababasa ko puro mahaba? Eto, si Solly, niya, di man heartbreak about love life, eh nakaka-relate pa din ako. Dahil maraming sakit ang naidulat sa akin ng nakaraan ko. Oh! Aww. At pinagaling ka ni Lord tonight. Gusto ko. Yes. So, shout out. Marami pong salamat sa pag-antabay sa amin, no? Maraming salamat sa inyong patience. At I know and I believe, no, talagang lahat tayo ay pinagaling ni Lord. So, hug nga. Virtual hug nga tayo lahat. Oh. Grabe, Ate Jamey, what a night. As in, what a night. Yun lang yung masasabi ko. Diba, ang daming learnings, and hindi lang learnings, pero healing din na na-receive natin tonight. And grabe, no? Pwede ba, Ate Jamey, gawin na nating bisyo to? Gabi-gabi na natin gawin to. Kung pwede lang, no, na gabi-gabi lang. Kung pwede lang talaga. Pero hindi naman matatapos itong gabi na ito. Dahil, ito na, Hannah, Ate Hannah. We want to hear from you guys. So, paano lang mangyayari ngayon? Just like last week, we will choose somebody's learning na ipopost niya sa kanyang timeline or pwede rin sa Instagram. Okay, with the hashtag Safe Zone Takeaway and Sunday Safe Zone. Dalawang ano siya hashtag po ngayon yan ha. Safe Zone Takeaway and hashtag Safe Zone. Sunday Safe Zone. Ayan. At syempre kung sino ang may pinaka, okay, malaman. Wow. Ng learnings or quotable quotes. Ayan. Ay mananalo. Dun-dun-dun-dun. Talaga naman. Seeker t-shirt from Seeker Clothing. Maraming salamat. Wow! Thank you. Ng t-shirts nila. Yes, Ate Jamey. At hindi lang isa yung mananalo this week, Ate Jamey. Dalawa. So, meron pang mananalo maliban sa sticker t-shirt ng 200 peso load. Diba, magagamit niya yan everyday ngayon na kailangan natin ang load at data. Nako, mag-post na kayo dahil babasahin namin yan this week. At maraming salamat po sa ating mga katambay at kasiso. Thank you so much for watching. Salamat din, Ate Hannah, for giving time tonight. Alam mo, grabe, this is your first time to be here, pero grabe, napakatindi ng part mo sa amin ng mga learnings mo about moving on. At salamat din sa yung spoken word. Yeah. Thank you din po, Ate Jamey, for inviting me. Grabe, yes. It's a privilege. So, thank you again. That's it for tonight, mga ka-safe zone. Ito na nga. Next week, abangan po ninyo ang ating susunod na episode kasi grabe, makaka-relate pa din kayo. So, see you again next Sunday kasi dito sa Safe Zone, safe ka. Sa ating Sweet Sunday Tambayan!